tayo sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanyang mapakapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyon, papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong nananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang.
ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa buhay ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoong nagliligtas sa didarating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Iniligay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makakain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila'y mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha dito ng tinapay na makakasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo dyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong mamarapatin,
samahan niyo po kong bigyan ng papuri, parangal, pasalamat at palakpak ang ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Nakiusap po akong samahan ninyong magpasalamat ako dahil marahil po ay batid na po ng karamihan sa inyo. Nakagabi po ay inanunsyo ni Papa Francisco ang inyong abang lingkod ay kanyang isinusugo bilang maging obispo po ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Kaya't ako po ay nagbibigay papuri at pasalamat sa Panginoon sa biyayang ito na bagamat ako'y hindi karapat-dapat ay pinagkatiwalaan. At ako po ay nagpapasalamat sa mahal na pong Jesus sa Sareno sa pagkakataon. Siguro nga ho magiging saglit lang ako dito sa Quiapo. Akala ko po'y magtatagal ako dito, ngunit ang kalooban ng Diyos ang maghari at ang kanyang atas ang aking misyon. Gaya ng ipinakita ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, nang siya'y gumawa ng maraming himala. Ngunit alam natin, mga kapatid, na hindi naman lahat ng bulag sa Israel napakita ng Panginoon. Hindi lahat ng mga pilay nakalakad, hindi lahat ng mga may sakit gumaling. Iilan lamang yung mga nakasalamuha ng Panginoon ang nakaranas ng kanyang himala. Ngunit ito'y dahil simula pa lamang. Ang kanyang ginagawa ay hudyat pa lamang. Dahil sa kanyang katawang lupa, bagamat siya'y Diyos, limitado pa rin si Jesus Nazareno. Hindi naman niya pupuntahan ang lahat ng tao nung siya'y nasa lupa pa. Kaya nga't ang ginawa niyang mga himala ay hudyat, tanda, simula pa lamang. Nung kaya nga't sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaías ang kanyang pangitain na sa pagdating ng Panginoon, sa bundok ng Panginoon, doon ang kabuuan ng lahat. Doon ang malapistang pagdiriwang. Doon lahat gagaling, lahat mananagana, lahat magsasaya. At yun ang ating ginugunita ngayong Adbyento. Kaya nga ang dasal natin, halina Jesus, halina. Sapagkat sa kanyang pagdating, doon magaganap ang lahat. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kaya minsan, bagamat hindi natin maintindihan ng lahat sa buhay, kapit lang, tiwala lang, sapagkat siguro nga hindi lahat makapangyayari dito sa lupa. Hindi lahat ng dinadasal natin, hindi lahat ng mabuting inaasam natin mabubuo dito sa lupa. Pero may mga tanda ang Diyos sa paligid natin. Kaya nga dito sa Quiapo, ito ang dakilang tanda. Nagpapasalamat ako na ako'y binigyan ng pagkakataong manirahan sa tahanan ni Jesus sa Sareno sapagkat sa 2 taon, ang dami ko pong mga tandang nakita. Ang dami ko pong mga himalang nakita. Ngunit alam ko, hindi pa rin sapat yun. Dahil marami pa rin at tayo ngayon ang sinusugo maging bahagi ng tandang iyan ng Diyos sa ating kabutihan, sa ating pagpapatawad, sa ating pagmamalasakit, sa ating pakikipagkasundo, tayo din nagiging instrumento, panimula ng gawa ng Diyos. Nung pinagninilayan ko po yan, naibsan po yung aking kalungkutan.
Dahil siguro nga po, di ko naman ho talaga rin magagawa lahat dito sa Quiapo. Kahit siguro, hindi lang 6 na taon, kahit habang buhay siguro kung manatili dito sa Quiapo, hindi ko matatapos ang lahat ng dapat gawin. Hindi ko magaganap ng buong-buong misyon. Pero katulad ng ginawa ni Jesus sa Nazareno, sapat na yung magsimula. Sapat na yung maghasik. Sapat na kung ano muna yung dapat mong gawin. At umasang ito'y ipagpapatuloy at lalong lalago sa kamay ng marami. Sapagkat sa bandang huli, hindi naman po ako, hindi tayo, siya ang gaganap at bubuo ng lahat. Kaya't sa patuloy na paglalakbay natin, tuloy pa rin ang dasal para sa himala. Tuloy pa rin ang dasal para sa pagpapala. Tuloy pa rin ang gawa ng kabutihan. At si Jesus Nazareno ang bubuo at kukumpleto ng lahat ng ito. Sapagkat ang tunay na pagpapala, ang tunay na paggawa, sa Kanya nang gagaling, sa Kanya magtatapos. Tumayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng Panginoon na ibibigay sa atin ang Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingi natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkakaloob sa atin. Ang ating tugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa habag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon Diyos, Ama, aming andog ngayon, ang malakad tinapay dala sa altar mo.
pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang nagbubuo at naggaganap ng lahat. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Magalak sa Panginoon, di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y lulukso ka sa laki ng tuwa, sa wakas makikita mo siya.
tayit, darating si Jesus na poon natin. Maganda magbantay at salubungin natin. Sa paligid tumingin ka, pagmasda ng mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo tinig niya at agad maawa, palad mo'y pusong maligaya. Hintayin darating si Jesus na poon natin. Maganda magbantay at salubungin natin. At salubungin natin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Hailing Mass and service sa darating na December 5. Bukas na po ito, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili na rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at salamat po sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda, tuloy-tuloy po ang ating tulong, hindi lang sa mga nasunugan na baha, kundi tuwi na sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap, patuloy tayong umaabot sa kanila sapagkat hindi pa na panahon ang pagtulong. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At muli po ay maraming salamat sa mga pagbati at pangako ng panalangin. Kailangan ko po yan sa mga nasa online na mga kadeboto natin sa Bataan. Ako po ay nananabik na makasalamuha kayo. Pagdasal po natin ang bawat isa. Gaya ng sabi ko, ito ay tayo'y tagasimula lamang. Ang talagang nagbubuo ng lahat ay ang Poong Nazareno.
Ngunit dito po sa Quiapo, nasaksihan ko ang napaka marubdob, matibay na pananampalataya ng mga deboto. At yun po ang babaunin ko. Yun ang magpapalakas din ng loob ko. Kaya't kung inyo pong mamarapatin ay patuloy po natin ipagdasal ang isa't isa at ipagkatiwala natin ang lahat sa kamay ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa kanyang muling pagbabalik, bubuuin at gaganapin ni Jesus Nazareno ang lahat ng mga mabubuting gawa. Tayo ay tagasimula lamang. Siya ang may hawak ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe na dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuluwalhati ka namin.